isa sa ipinagmamalaki noon ng American rapper, actor, at boxing promoter na si Curtis James Jackson III, o mas kilala bilang 50 Cent, ay ang 18-0 unbeaten prospect nito sa junior lightweight division na si Mark Two Sharp Davis, isang Amerikano. Matindi to mga brad, kilalang kilabot at isa sa kinakatakutan noon sa super featherweight division. Sa katunayan, ayon mismo sa isang kilalang website na theboxingboys.com, itong si Davis daw ay ang isa sa one of the most avoided fighter noon sa kanyang division. At isa nga daw po sa nasindak dito noon ay ang pound for pound undefeated welterweight champion na si Terence Bud Crawford. Sapagkat ayon mismo sa inilabas na artikulo ng nasabing website, ay hinamon pala ni Davis itong si Crawford noong nasa lightweight division pa lang ito. Ngunit hindi nga daw po ito pumalag sa hamon at umiwas na lang. Maliban sa 18-0 unbeaten record nito, ay may makulay at malawak din itong karanasan pagdating sa amateur boxing. Nagkaroon ito ng 200 amateur bouts. Lumahok ito sa Olympic trial para sa 2004 Olympic. Nagkamit ng gold medal sa 2005 US National Championship at isa pang ginto noong 2006 sa US Championship. Kaya naman kung experience at skills ang pag-uusapan, ay talaga namang masasabi nating hindi basta-bastang fighter itong si Davis. Literal na kilabot ito mga brad, dahilan para iwasan talaga siyang labanan noon sa kanyang division. Ngunit alam niyo ba mga brad, na may isang Pinoy noon ang hindi nagpasindak at walang takot na pumalag dito sa kinakatakutang kilabot ng super featherweight division. Ito po ay walang iba kundi ang pride ng gubat Sorsogon na si Michael Parenas, na noong mga panahong ito ay may kartadang 37 wins, 29 knockouts, 4 losses at 4 draw. Bago ang kanilang sagupaan noong July 2014 para sa IBF Super Featherweight Title Eliminator ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng tinaguriang The Two Sharp na piece of cake lamang daw itong si Parenas. Sinabihan pa nitong matanda, mabagal at wala daw itong footwork o sa madaling salita ay isang flat-footed. Ngunit heto na nga mga brad. Pagdating sa mismong laban ay tila kinarama ng maaga itong si Davis sa ginawa nitong pangmamaliit kay Parenas. Unang round pa lang ay basag na agad ang kanang kilay nitong si Davis matapos makailang ulit tamaan ang kaliwang suntok ng Finoy. Confidence is, he likes to come forward, bang with that left hand, and there he goes. He'll bang all night long. Again, Davis gonna be tested tonight. He's got a guy in front of him who's put forward. Tila nabulag na si Davis dahil sa sobrang bilis ng kaliwa ni Parenas. Hindi nito inaasahan na ganito pala katindi ang Pinoy pagdating sa ibabaw ng ring. Ang tinatawag nilang slow at flat-footed noon ay isa palang mabilis at malakas na halimaw pagdating sa ibabaw ng ring. Not as much to his right, where he was moving right into that left hand. That time straight back against the ropes and the hard-charging Filipino comes in with that left hand free as they wrestle their way into the corner and now he's just making a fight out of it. A relentless attack. Davis is leaving the front door open. Now using this jab, and he's allowed Parenas to come in at front door, so he figures now, Davis. Sa buong laban ay halos hindi nakaporma itong si Davis, at binugbog lamang siya ni Parenas. Pagsapit ng round 8, ay dito na tuluyang winasak ni Parenas ang unbeaten prospect ni 50 Cent nang sumapo lang isang solid left hook sa mukha nito. Or majority decision. Unlike Davis, he's fire tested, ready for battle. Oh, he backs him up into the corner and comes chasing him down and Steve Smoker wants no more damage to Mark Davis. I win. A humane ending to the fight. As Smoker had warned him, as did the physicians, and the next time he took damage, you knew that was going to be it. Left hands beat all the hands of Davis. Matapos matalo ni Mark Davis sa kababayan nating si Michael Parenas, ay huminto na ito sa boxing at hindi na muling nakita pa sa ibabaw ng ring. Taong 2015,
nang maganap ang pinakaunang laban sa bansang Amerika ng kababayan nating undefeated prospect na si Mark Magnifico Magsayo upang depensa ng kanyang IBF Youth Featherweight title sa kapwa undefeated na si Yardley Armenta Cruz o mas kilala sa alias na Yardley Suarez, isang Meksikano. Ang labang ito ay isa sa undercard sa main event ng sagupaang Donny Ahasnietes versus Juan Alejo ng Mexico na pinamagatang Philippine versus the World ng Pinoy Pride 33. Noong mga panahong ito ay may kartada pa lang si Magsayo na 11 wins, 9 knockouts at walang talo. Samantalang si Suarez naman ay may record na 13 wins, 8 knockouts at walang talo. Kung mapapansin nyo mga Brad, ay halos hindi nakakalayo ang kartada ng dalawang fighter na ito. Medyo lamang lang ng konti itong Meksikano pagdating sa experience. Kaya naman marami noon ang nagsasabing big test talaga ito para sa Pinoy fighter. At hindi ito magiging isang madaling laban, sapagkat may lakas din talaga itong si Suarez. Idagdag mo pa ang tapang at angas nito sa ibabaw ng ring. Kung atin nga babalikan bago ang kanilang sagupaan, sa kanilang press conference ay nagpahayag itong si Suarez ng isang matinding statement na siya daw ay nangangako na inanakot niya raw si Magsayo sa second round ng kanilang laban. Kumbaga sa pagkain mga Brad, itong si Suarez pala ay takaw mata na parang kayang-kaya niya sa unang tingin itong Pinoy fighter. Ngunit ang hindi alam nitong si Suarez ay tila na biktima pala ito ng sinasabi nilang expectation versus reality. Sapagkat ang expectation nito sa laban ay ito. Ngunit ang reality ay kabaliktaran pala, sapagkat siya pala ang mananakot sa laban, imbis na si Magsayo. At ang matindi pa nito mga Brad, ay nangyari ang nakakahiyang unang pagkatalo nitong undefeated Mexican fighter sa first round. Halos isang minuto pa lang ang nakakalipas sa laban nang biglang magpaulan itong si Magsayo ng malamachine gun na kombinasyon. Bagsak agad si Suarez mga Brad. But you have to be aware kasi malakas ito si Suarez. His wrestling is good overhand. He's out. Gulat na gulat ang Meksikano sapagkat hindi niya inaasahan na ganito pala kabagsik ang kamao ng Pinoy pagdating sa laban. Bumangon pa naman itong si Suarez mga Brad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagpaulan na naman itong si Magsayo ng malamachine gun na kombinasyon. Finish him! Flawless victory. Ang bagyo na ang pangalan Magsayo. Yan ang dumating ngayon. Dahil dito ay tagumpay si Magsayo na madepensahan ang kanyang IBF Youth Featherweight title. Samantalang si Suarez naman ay umuwing luhaan pabalik ng Mexico. I win. Taong 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tuna fight, ang Nooy 11-0 undefeated Canadian boxer na si Steve na Dragon Claggett upang sagupain ang Pinoy na tiga Davao del Sur na si Romeo Jaco Salem na may ring record noon na 10 wins, 4 losses at 1 draw. Ang kanilang sagupaan ay naganap sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino para sa isang 8th round junior welterweight bout. Sa labang ito ay kumpiyansa ang kampo ng tinaguriang The Dragon na gagawin lamang nitong pataba sa kartada ang Pinoy fighter. Dahil maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong mataas na level ng ring experience pagdating sa boxing. Naging ka-sparring mate nito ang Nooy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nito mga Brad para sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at tiyak na madami itong natutunan sa kanilang mga sparring sessions.
Maliban sa unbeaten record at experience itong si Claggett, ay idagdag mo na din ang angas nito sa katawan. Sa kanilang weigh-in nga bago ang kanilang mismong laban, kahit na alam niyang dayo lang siya sa ating bansa, ay walang alinlangan itong dinaragdarag ang Pinoy fighter sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. Madami itong pinagsasabing trash talk sa kanilang face-off. Literal na in your face, mga Brad. Is that your best? You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You are nothing. You are pathetic. Ngunit kahit ganun, eh okay lang. Baliwala naman ito kay Jaco, mga Brad. Sapagkat hindi naman niya ito naiintindihan. Kasi English. Pagdating sa mismong laban, early rounds pa lang ay kita na agad ng kalamangan ng Canadian fighter. Pagdating sa palitan ng mga suntok, aggressive in fighting style ang laro nitong si Claggett, mga Brad. Samantalang si Jaco naman ay tila nangangapa pa sa estilo ng kalaban. Pagsapit ng round 3, ay dito na nagawang maipamalas ang tinaguri ang The Dragon ang bagsik ng kanyang mga kamao matapos nitong pabagsakin si Jaco ng 2 beses. Sa unang knockdown, ay isang solidong left hook sa bodega ang tumama dito. Ilang sandali lamang ang nakalipas, sa ikalawang pagkakataon, muli ay isa na namang left hook ang kumonekta sa katawan ng Pinoy fighter. Ngunit sa puntong ito, mga Brad, ay tila mas ininda na nito ang patama, makikitang halos mapahalik na ito sa lona dahil sa sobrang sakit. Ngunit sa kabila ng tinamo nitong pinsala, ay dito ka bibilib sa puso ni Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy talaga, mga Brad. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon ito at patuloy na sinabayan ng lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang Pinoy. Kung mapapansin nyo, mga Brad, ay nagbago ng estilo itong si Jaco. Imbis na makipagsabayan sa laro ng Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag-in and out boxer type ang galawan itong si Jaco na naging sobrang epektibo sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro ng tinaguri ang The Dragon at pumabor na ang pace ng laban sa Pinoy fighter. Pagsapit ng round 8 ay mas tumindi pa ang palitan ng suntok ng 2 mandrigma. Pero sa mga huling minuto ng round ay mas nanaig pa din ang lakas ng Pinoy sapagkat hindi na nito pinaporma ang tinaguri ang The Dragon. Nabugbog na ito ng gusto, kaya naman itinigil na ng referee ang laban. Dahil dito ay naka-score ng isang upset itong si Romeo Jaco Salem kontra sa dayong undefeated. Panalo ito via technical knockout sa round 8. November 2014. Nang makasagupan ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao, ang isang matangkad na Amerikano at noy undefeated WBO Junior Welterweight Champion na si Christopher Mark Algieri, o mas kilala bilang Chris Algieri, na isang former undefeated welterweight at super welterweight karate and kickboxing champion bago pa man niya pinasok ang mundo ng professional boxing. Ang kanilang sagupaan ay naganap sa Cotai Arena, Macau, China upang niya itong maagaw sa isa pang Amerikanong undefeated noon na si The Desert Storm, Timothy Bradley, sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Sa kanilang sagupaan,
ay underdog si Aljiri sa laban. Ngunit kahit ganun, ay punong-puno ito ng kumpiyansa na makapagbibigay siya ng isang agresibong laban sa Pinoy champion. At kayang-kaya niya din daw sumabay sa malaking lat na bilis nito. Ito ang mismong mga sinabi niya. Panoodin niyo. And I'm going to be an aggressive boxer. That's the way that I fight. I throw a lot of punches. I put on a lot of pressure. I set a pace that is very high with a lot of punches thrown with high output. So all my opponents have to adjust to my pace. And for the most part, everybody tires out and I dominate down the stretch. So that's the plan. At nabanggit din ito ang mga Brad sa isang interview. Kahit daw sa tinalo ni Pacman bago ang kanilang laban na si Timothy Bradley ay siya daw ang mas angat pagdating sa bilis. Kaya naman nang makarating kay Bradley ang mga pahayag na ito ni Aljiri, ay ito ang naging reaksyon niya. Did he just say he's faster than me? Ah, that's hilarious. Tim's fat. He's not really known as a fast guy. It's like, what am I known for, kid? Like, really? Like, really? Fat? Ah, man. He gonna learn November 22nd, you know, what fast is all about. Manny Pacquiao, lightning fast feet, reflexes, angles. He gonna see what that's like. He definitely is. Good luck to him though, man. Good luck to him. Tama po ang narinig nyo mga Brad. Pinagtawanan lamang ni Bradley itong hambog na si Aljiri. At binalaan niya pa ito sa nalalapit na laban niya noon kontra sa ating pambansang Kamao. Nasabi niya na sa laban daw nila ay doon niya malalaman kung ano ba ang tunay na ibig sabihin ng bilis kapag nakaharap niya na ang isang Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring. Kaya naman sa mismong laban, eh ito na nga mga Brad. March 2018, nang makasagupa ng kababayan nating si Eugene Rambo Lagos, ang American undefeated super bantamweight prospect na si Emilio "The Kid" Sanchez para sa isang 8th round super bantamweight bout na ginanap sa Fantasy Spring Casino, Indo, California, USA. Bago ang kanilang sagupaan, ay bit-bit ni Sanchez ang malinis na kartadang 15 wins, 10 knockouts at walang talo. Nakilala ito dahil sa kanyang power punches. At sa kakayahan itong tumapos agad-agad ng kalaban. Kaya naman dahil dito ay naging daan ito upang mapansin at mapabilang itong si Sanchez sa mga bigating prospect noon ng Golden Boy Promotion. Samantalang ang kababayan naman nating si Eugene Lagos ay kagagaling lang noon sa isang talo at may hindi kagandahang record na 12 wins, 7 knockouts at 5 talo. Heavy underdog si Lagos dito mga Brad at ikinukonsidera ng kampo ni Sanchez bilang pampakondisyon lang nito para sa kanyang paghahanda sa pagsaba kung sakali sa isang world title fight. Sa labang ito, bagamat walang naniniwala noon na mananalo ang dayong Pinoy fighter, ay hindi naman ito pinanghinaan ng loob sa laban. Sa halip, ay nagpakita ito ng tapang at hindi ito nagpasindak sa tigasing undefeated prospect ng Golden Boy. Unang round pa lang, ay makikita na agad ang magandang head movement nitong si Lagos. Episodio inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones. Bien, tú bien lo mencionabas, ahí tiene de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder. Bagamat nakakatama itong si Sanchez ng ilang mga solid punches, ay baliwala naman ito kay Lagos. Dahil nakakabawi din naman agad ito ng patama. Debe tener, fíjate, cuidado, Sanchez, porque vimos que ya esa izquierda. Pagsapit ng round 2, ay dito na ginulat ni Lagos ang mga manunood nang magpakawala ito ng isang picture perfect right hook na sumapol ng solid sa mukha ni Sanchez. Emilio Sanchez ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones y precisamente lo que se venía, lo que tú mencionabas, ¿tú qué? Emilio, you are the round over. You are, you say, it's okay. El peligro, a pesar de que Sanchez venía dominando el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos.
Dahil sa sobrang lakas ng tumamang suntok sa Golden Boy undefeated prospect mga Brad, ay pansamantala itong nawalan ng malay. Dahil dito ay nasira ang undefeated record nitong si Sanchez sa kamay ng kababayan nating si Eugene Lagos. Panalo ito via second round knockout. Kadalasan sa laban, kapag nauuna ang yabang, ay madalas nauuwi ito sa isang masaklap na pagkatalo, lalo na kung sa Pinoy mo ito gagawin. Sabi nga nila, never underestimate the power of Filipino fighters. Kung nagustuhan mo ang videong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.